Kung naaalala nyo last time, meron tayong in-upload regarding sa XRM 110. Yan yung thumbnail niya, ayan. Kung di nyo pa napapanood yun, ayan, lagay ko dyan yung link. Dyan sa may upper right corner, ayan. At ngayon, sa videong to, samahan nyo ako magpalit ng handlebar para maibalik natin yung magandang alignment ng handlebar. Tsaka palitan na rin natin tong left handle switch. Sira na yung yung signal light. Mga stock pa kasi to simula pa nung 2005. So ayan, siguro panahon na para palitan naman ng bago. Yung mapapalit natin dito, mga genuine parts pa rin ng Honda. So ayan, sige, palitan natin to. So dito mga pops, tanggalin muna natin tong side mirror bracket niya. So gumamit lang tayo dito ng 10mm na T-wrench. Ayan. Tanggalin na rin natin yung mga ibang accessories niya. Tanggalin na rin natin tong bracket ng front brake master natin, no? Kasama na nito yung side mirror. Gumamit lang ulit tayo dito ng 10mm. Ayan. Stuck pa din tong brake master ng XRM. Medyo luma na rin. Siguro palitan na rin natin to sa susunod. Tanggalin na rin natin tong mga cable tie. Isunod na natin tong electric push button niya. Hugutin na rin natin tong throttle hand grip. Dito naman tayo sa left side ng handlebar. So madali lang naman tanggalin to. Screwdriver lang kailangan. Hilahin na rin natin tong hand grip. Ordinary lang to eh, hand grip, so hindi na to yung stock. Tanggalin ulit natin tong cable tie. Sa pagtanggal ng handlebar, tanggalin lang natin tong apat na 10mm bolt. Once matanggal na natin yung apat na bolt, pwede na natin tanggalin tong handlebar. So ito yung part number ng nabili nating genuine na handlebar. Sa Shopee ko lang din nabili to. Ilagay ko na lang yung link dyan sa description box. So kung napapansin nyo mga paps, meron tayong ditong guhit-guhit sa handlebar. Maliban sa magiging guide nyo siya, nakakatulong din tong mga guhit-guhit na to para hindi basta-basta gumalaw yung handlebar dun sa pinagkakabitan. Ibalik na natin tong bracket tapos yung apat na bolt. Hand tight lang muna yung ginawa ko dito para pwede pa nating i-adjust maya-maya. So naglagay din tayo dito ng lubricant, ayan, dito sa throttle cable pati rin sa throttle hand grip. Ayan. So pwede rin naman kayong gumamit dito ng grasa. Mas maganda rin kung waterproof yung grasa na gagamitin. Ayan, no? Ang importante lang naman dito, ma-lubricate yung throttle hand grip pati yung throttle cable. Ayan. So sige, ibalik na natin itong mga parts sa handlebar. Sa pagbalik pala ng mga side mirror bracket, may guide yung handlebar kung saan mo itatapat yung bracket. Para siyang maliit na tuldok lang. Ayan. So igigitna mo lang yun sa bracket para pantay yung kabila ang side mirror mo. Yung side mirror bracket mo. Ayan. So proceed tayo mga paps dito sa left handle switch natin, no? So nagtanggal na tayo dito ng head cowling. Para makita natin yung wirings. So ang kailangan muna natin gawin dito, tanggalin tong mga wire connectors. Ayan. So madali lang naman hugutin to dahil genuine naman yung ikakabit natin. So parehas na parehas lang sila. So susundan lang natin yung connectors pati yung kulay. Ayan. Bale ito yung part number nung nabili nating genuine na
na left switch. Ayan. So kung mapapansin nyo, parehas na parehas lang naman sila. So sige, baklasin na natin to, tapos ikabit na natin yung bago. Ayan. At once natanggal na natin yung mga wire connectors, ayan, so hugutin na natin tong lumang left switch. Ayan, so ito yung bago, ilagay na natin. Sa pagbalik ng wire connectors, ang susundin lang naman natin dito yung color coding. Ayan. At naibalik na nga natin lahat ng wires. Ayan. So ito, binalutan na rin natin siya ng electrical tape para protektado rin to sa ulan. Ayan. So ngayon, ibalik na natin tong head cowling. Iayos lang natin yung mga wires na iwasan nating may maipit. So ilagay na rin natin dito yung dalawang screw sa gilid. Ayan. Higpitan lang natin ng tamang-tama lang. At once okay na yung ating head cowling, ilagay na rin natin itong left handle switch natin. Ayan. So meron naman din yung guide. May butas yung handlebar natin kung saan nyo ipapasok tong left handle switch. Ayan. So ilagay na rin natin dito yung dalawang screw. Ayan, so kinabit ko na pala dito yung choke cable. So stuck pa rin yan. Ayan. At once mahigpit na, pwede na natin ilagay itong hand grip. Ayan. Pwede nyo lagyan ng pandikit para mas makapit. Pero dito, hindi ko na nilagyan. Tapos, ilagay na rin natin itong side mirror bracket. Ayan. So, gaya na sabi ko kanina, may guide yan. May tuldok dun sa handlebar. So, sundan nyo lang yun. Ilagay na rin natin itong 10mm na bolt. Higpitan na rin natin tong mga 10mm dito sa may handlebar. So yun mga paps, okay na. Naikabit na natin yung left handle switch natin, pati yung handlebar. Ayan, so gumagana naman lahat. Signal light, horn, high beam natin. So ayan, so bagong-bago na ulit tingnan. So yun mga paps, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video. Ride safe always mga paps. The Boys TV, signing out.